Hello po sa inyong lahat mga kabiyay, ito po mula niyong Coach Speedmaster Daniel Causo. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. At dahil mainit ang balita na kung saan Magnus Carlsen nag-withdraw po sa Singfield Cup sa round number 4 ng torneo, at ang tinuturi pong dahilan niyan ay isa sa mga dahilan, hindi pa to confirm, ay si Hansmok Niemann dahil po natalo si Magnus at pinagsususpetsyahan po, no? Baka daw, baka lang naman. Ipatukonfirm. Si Caro medyo naglalabas ng chismis pero hindi confirm lahat-lahat, no? Baka daw po gumagamit ng engine during the game ito pong si Hansmok Niemann. So ang gawin po natin, panoorin po natin yung game niya. Tingnan natin kung may makikita tayong kahina-hinala. Ano po ba nangyari dito? Silipin po natin. Sa game po na to, white po si Hansmok Niemann, nag-e4, alireza e5, knight f3, knight c6, bishop c4, nag-knight f6, d3, bishop c5, so Italian game ang nangyari. No? Nag-c3 po, d6, alam nyo naman na yan, paulit-ulit na, nag-castling, castling lang din, rook e1, bishop b6, nag-a4, a5, h3, h6, ayan, paulit-ulit na yan eh. Nag-knight a3, develop lang, knight e7, so iikot po yan sa g6, kaya nag-d4 na po si Niemann, since nawala po yung knight sa d6 eh. Pagka d4 po, knight g6, nag-bishop f1 si Niemann dito, isa po yan nobility ha, computer move. Ibalik ko lang po, ano, ang mga nangyari nga po, bishop b3, saka knight c2, pero bishop f1, suggested computer move po yan. Pagka-atras po ng bishop, nag-c6 lang, and then knight c4. So, yun po ang idea talaga noon. Binabakit yung c4 para makatalon yung knight doon. So, nag-bishop c7, and then tinakes po yung e5, knight xe5, bishop f4, knight takes f3, queen takes f3, tapos d5. Pagka d5, tinulak, ina-attack yung kabayo, pero hindi umiwas yan. Nag-rook ad1 lang. Ayun. So pagka rook AD1, nag bishop E6 lang, nag E5 na, nag knight D7, and then dito po first na medyo kakaiba sa tira, no. Kakaiba to. Even Alireza describe this move insane. Sabi niya insane yung tira. Queen G3. Hans Niemann nag-sacrifice po ng kapatid. Ito ngayon nangyari, hindi po tinakes ni Alireza yan, nag-king HH. During the interview of Hans Niemann, sabi niya, anong analysis mo dyan? Eh, pag kinain, isn't it simply winning? Pagka-takes, di ba? Kasi pagka G6 daw, ang iniisip niya daw, H4, ganyan, or F4, and just winning. Kasi walang magawa eh. Wala daw magawa. Yun ang analysis niya. Okay? Ito naman pong si Alireza, balik tayo sa tira. Sabi, bakit hindi mo ginawa yan? Ba't hindi mo tinakes yung pawn eh libre? Eh, natakot ako eh. Sabi niya kasi, yung queen g3 daw, tinira ng mabilis. Sabi niya, tingnan niya natin gano'ng katagal tinira ng queen g3. Ayun, mabilis nga tinira in few minutes lang. At sabi niya, Alireza, mabilis yung tinira yung queen g3. Kaya nagtiwala na lang ako sa kanya na meron yan. Pero actually, after queen g3, ang best move is to simply take on c4. Pero yun na nga, hindi kinain ni Alireza, ang tinira niya po, ano eh, nag-king h8. Ayan, balik po natin sa tira. No? Pagka king h8, nag-knight d6, tumalon, knight c5 naman, at dito lamang daw po ang white. Ang computer move, c4. Number one computer move yan. O, hindi naman po matikman yan kasi may kain ka naman doon. Eh. No? C4 daw, computer move, may isa pang tira, bishop e3. Pero ang tinira ni Hansmok Niemann, rook d4 to depend upon on a4. At pagkatira po ng rook d4, bishop takes d6, e takes d6, knight e4, rook xe4, dxe4, rook xe4, tapos queen f6. So nagpa-quality daw dito sa Hansmok Niemann, pero lamang pa rin daw siya. Matindi, no? Lamang pa rin daw po dito si Niemann. Ngayon, ang ginawa po eh, bishop d3, develop lang po ng bishop, which is not good daw, sabi po dito ng computer. No, ang maganda daw po tira, eh, bishop e3. Ang gusto lang mangyari niyan, bago ako mag-bishop d3, eto muna, para may mga pupuntahan din yung tore. Ang problema po kasi ng ginawa ni Hansmok Niemann, ayan,
Miss niya daw ito eh. Bishop D3, Bishop F5. Akala niya pagka Bishop F5, meron po siyang Bishop E5. Pagka Bishop E5, nakita niya Queen G4, akala niya meron po siya ditong Queen Rook G5. Pagka Rook G5, pagka takes F4, yan ang analysis ni Hans Mukniman at napakagandang tira. Ang problema, ibalik po natin, no? Hindi daw nakita ni Hans Mukniman, sabi niya, na-miss ko yung Queen C1 o King H2, wala na. Kasi kakainin lang takes and then makakabalik daw po sa Queen G5 and it's not, doesn't look good for the side of Niman. Kaya sabi ni Niman dito, di ko tinuloy. Yun ang sinasabi niya, kaya hindi niya tinuloy. Kaya ang ginawa niya, umatras na lang siya, takes, and then nag-queen F5, queen E3, nag-rook lang po sa E8, nag-queen lang po sa D2 with idea, no? Aside from sinusuportahan po yung tulak, may ganito na, meron din pong sacrifice na maaaring makuha mamaya. So, ang ginawa po, nag-rook D8, nag-bishop E3, nag-C5, aba, pre-prevent po yung, ano, yung tiradang bishop B6. Sakit nun eh, pag nakapasok. So, nag-G4, inataka yung reyna, nag-queen E4, and then na-takes na po ito pong pawn sa C5, queen takes A4 naman, and then bishop D4 umatras. Ayun. So, yung mga tulak po, hindi po uubra. Kasi pag nagtulak ka, rook E6, wala na yung bishop B6, bantay sarado na. Yun, yun ang mangyayari, kaya hindi pwede pala yung tulak-tulak na yan, no? Kaya ang ginawa nga ni Niman, nag-bishop D4, eh. So, binibigay yung pawn, pero hindi po pwede matikman dahil may kind on. And at the same time, may threat po na queen takes H6 yan, kaya nag-rook E6. Pagka rook E6, nag-bishop B6, rook D7, bishop C7, at dito medyo lamang na daw po bigla si Ali Reza. Pagka bishop C7, nag-queen C6, nag-rook E3, rook takes E3, queen takes E3, rook takes C7, takes, and then natabla na po dito, repetition of check. Ayan ang nangyari sa laro nila. Ano sa tingin nyo? Nag-i-engine ba? Eto pa, mga chismis to. Well, actually, hindi chismis. Napanood ko po sa interview ni Lebon Oronian. Parang ang pagkakasabi niya po, nung panoorin niyo po sa St. Louis, channel, hindi porkit naglalaro ng magaling yung mga bata, automatic mapaparanoid na tayo na isipin agad natin, gumagamit sila ng engine. Yun yung sinabi ni Levon Aronian. Eto naman po si Ali Reza, the way he talks, wala siyang sinasabing masama, pero the way he talks, the way he's talking, sobrang lakas ng performance ni Niman. Sabi nga ni Ali Reza, ano yun, nung tinanong siya, bakit tinabla mo na? Ba't kinain mo na? Gusto ko na lang matapos yung laro. Itabla. Kasi masyadong magaling yung kalaban ko. Parang ganun yung dating sa kanya. Kasi he's playing very well. Amazingly. So, tiwala na lang ako sa tira niya. Sabi pa nga ni Ali Reza during analysis, ay, hindi ko nakita yan. Umaasa na lang ako sa, ano, parang tiwala na lang ako, may threat ka talaga. Parang ganun magsalita si Ali Reza. And kay Nemo naman, during the interview, parang nagsalita siya, medyo, ano din, parang andating, naniniwala siya ng dadaya din kasi he's playing extremely well. Parang ganun yung sinabi niya. Pero si Levon, no, makakatawa, harap-harapan, sinabi niya, huwag maparanoid kayo. Ano pa talagang nangyayari, hindi po natin alam eh. Hindi natin masabi yan until may ebidensya sila makita. So, ang ginawa nila, yung live streaming, ginawa nilang delayed ng 15 minutes. And at the same time, nagigpit na po sila sa scan. Dati kasi basic scanner lang. Ngayon, talagang todo scan hanggang sa dulo ng sapatos, saka sulok-sulukan ng katawan mo, ini-scan na nila. And so far, wala naman silang nakitang something wrong. Ang nakakatawa, nung interview ni Hans Mukniman, sabi nga na nun, nakita mo ba na Magnus Carlsen didn't show up for this round? Yes. Actually, nagtataka ako eh. Do you know why? I don't know. I have no idea. Hindi niya alam kung ano. Pero nag-declare na siya na hindi lalaro. Ano masasabi mo doon? Okay lang. At least, tinalo ko siya bago siya mag-withdraw. Ang nakakalungkot lang, sabi ni Niman, sayang yung 1 point ko sa kanya. Kasi, because of that withdrawal pala, ang mangyayari, since wala pang 50% yung round, considered na lahat ng laro ni Magnus magiging buy na. Lahat is invalidated na yung apat na rounds. Ayan. So, ano masasabi nyo? Comment na lang po kayo. Anyway, muli ito po yung Coach Philip Master Daniel Cuso. Maraming salamat at God bless sa inyo lahat. Bye-bye!